humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko pa rin po ang ating magandang veterinarian, Doctora Occidental. Hello, Doc! Hello, Amy. Thank you. Na-conscious naman ako po doon from Equally Beautiful Lady. Agree ako dyan. Pero alam mo, ang fresh mo talaga lagi, tapos ang ganda-ganda niyo po, yun talaga. Ikaw ang idol, nakakahiya namang tumabi sa screen eh. Pero ayun, para hindi halata na over na nai-stress, alam mo naman, maraming sa agriculture, maraming problema dito sa hog farming, sa poultry sector. And sumabay pa itong ating ngayon, di ba, na ngayon, week of ECQ, di ba? Ang pagbabalik ng lockdown. Yan. Ang ganda ng title to, pagbabalik ng lockdown. Kasi di ba, akala ko graduate na tayo dito, pero biglaan to na second wave ang tinatawag nila dito. Lockdown pero, na naman to. Yes. Hindi ba naman din masisisi ang gobyerno, pinoproteksyon na nila tayong mga mamamayan. So in the meantime, hintayin natin yung resulta. Ito, sana maging effective. Anyway, Holy Week naman. Yun na lang ang konsuelo. Na ibinalik man ang enhanced community quarantine. Holy Week naman. So, sabay sa ating pagninilay-nilay. Opo. Kaya napaisip din ako, Doctora, kasi sabi ko, oo nga, no, Holy Week. Tinaon nila ng Holy Week. Kasi feeling ko nga, maraming lalabas ng Holy Week. Kasi, ano to kumbaga... Yung mga bakasyon staycation. Exactly. Yeah. Ako rin, alam mo, may booking nga ako out of town eh. Hindi na natuloy. Yun nga po. Pero okay lang. Ganda naman nasabay ko sa ating lockdown kasi kailangan po talaga natin na mag-ingat. Okay lang po mag-enjoy. Okay lang mag-bakasyon. Pero prevention pa rin is better than cure. Yun exactly. Po ang and nakakatakot naman talaga ang taas ng mga cases. I think ka last week may survey na parang nasa top 12 tayo eh sa most number of cases worldwide, ha. Do number 30 tayo sa ano sa updates, di ba? Number 30 out of 219 countries ang Philippines sa number of cases, number of deaths. Pero last week, kaya natakot din siguro ang ating gobyerno, pumalo tayo sa top 10 o top 12 na most number of cases in a single day. Opo. Naano ko nga po na meron tayo 9,000 agad? Yes, 9,500 yesterday. Last time doon na magkakausap tayo eh, nag 9,000. Ganon kabilis ang ating pagdami na affected po or infected na itong virus, no? Pero, Dok, ito panahon na rin ng summer, kaya din iniiwasan natin. Kasi yan nga, di ba summer, parang dagdag, ano daw yan kailangan eh. Kailangan natin. Sa virus no. Eh. At first nga, akala natin hindi masyadong kakalat ang virus pag summer. Pero kasi wala mainit eh. Sa atin. Oh, mainit dito, pero wala eh. Ganun pa din eh. Walang pinipiling lugar pala. Nag second wave pa, para sinasabi nilang UK variant, South African variant. Pero whatever happens, basta tayo mag-ingat, Amy, mag-ingat. Laging nagsusuot ng face mask, face shield. At ituloy natin ang ating agriculture advocacy dito sa ating show. Opo. Kaya nga, Doc, itong araw, ngayong araw na to, maganda itong ating topic, no? Kasi pag-uusapan po natin, ay, strawberry. Mahilig ka ba sa strawberry? Oo. Kaya nga, alam ko ang presyo niyan. Saka kahit maliit, kahit malaki sa SNR. Lagi kami meron. Oo. Kasi, kaya akala ko laging puro bagyo. Summer, maraming strawberry. Yes, akala natin seasonal. Yun pala, pwede pala siyang maging all year round na ano na harvest. Yes. Yan ang good news sa ating mga kababayan, no. Whole year round po na strawberry. Kaya natin yung matikman. Opo, matitikman natin yan. Dahil may mga bago na tayong teknolohiya. At ngayong araw na ito, meron tayong mga kasama na talagang mag-walk through sa atin paano ba ito ginagawa. At
Di lang yun. Doc, marami pa siyang mga iba pang idea na pwedeng i-share sa atin ngayong araw. Kaya excited ako ngayong araw na to. Ako din. Gusto ko makatikim ng strawberry. Ako din. Ang mga strawberry matatamis. Excited na ako makapakinig sa ating guest ngayon. Ayan, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Dok Cora, ngayon maganda ang ating pag-uusapan kasi kakaiba to. Sabi ko nga po, akala ko talaga yung strawberry pang Baguio lang. Pero may nakita po ako dito sa Muñoz, may Baisiha. Kaya at, nga. Ang napakaganda ng... Kakaiba pa yung pagtatanim yes. nila doon. So ang topic natin ngayong araw na to ay napaka-interesting at magmumula sa isang eksperto ng hydroponic towers, di ba? Opo. Yeah. Siya po ay, papakilala ko sa inyo, Doc. Siya po ay former dean po of the College of Engineering ng CLSU. So, ay kasama po natin si Dr. Irineo Agulto. Hello po, Dr. Irineo. Hello, everyone. Hello po, Doc. Hello, Doc. Nice meeting Hello. You. Hello. Kumusta po kayo? Mabuti po naman. Nice meeting you both. Ganun din po at saka sobrang appreciate po namin na pumayag kayong mag-guest dito sa mag-agree na tayo na show ng ating magandang executive producer na si Miss Amy. So, Doc, agree ako dyan ha? Yeah. Agree. Sa pag-uusapan po natin ay strawberry. Doc Irineo, nakita ko po ang post po sa FB kumakalat kasi itong inyong greenhouse na ang laman po ay strawberry. Sabi nga, lowland strawberry. Paano po ba ito nag-umpisa, sir? Paano po nag-umpisa? At ano po bang variety yung mga pwede sa lowland po? Ang variety namin is Sweet Charlie. Galing din yan sa Baguio. Ang itinatanim namin ay tinatawag na runners instead runners. Na buto o instead na buto merong mother plant, yung mother plant magpo-produce ng supling, yung supling magkakaroon ng ugat, and then yung ugat lalagyan namin ng lupa or kokopit na pwede niyang pagkapitan, and then after a month or so kita transplant namin yan sa mga tinatawag namin na towers. Ganun ang process namin. Doc, po, napakaganda po ng process niya. Pero pwede po matanong ko muna kung paano kayo nakaisip na magsimula nitong lowland pala ang tawag sa strawberry farming niyo. Okay. Meron akong... Nang palang mainit. Meron akong MS advisee. Master's student nung ako ay connected pa sa CLSU. Retired na nga kasi ako. At siya yung nag-propose ng thesis about modification ng greenhouse for strawberry production. Ang ginawa ko naman, nakita ko yung potential niya, kinomercialize ko siya. Yun ang umpisa niyan. Yung adaptation ng variety ay sa mainit na klima ay due to the modified greenhouse design namin. When I say modify, meron na kasi makita nyo sa internet na iba-ibang klaseng greenhouse. Pero nag-design kami ng adapted sa lowland, meaning sa mainit na panahon. High temperature and high humidity. Ang ginawa namin, itinaas namin yung greenhouse, yung height ng greenhouse, and then yung pinaka-dome niya ay, o pinaka-roof niya, ay covered ng UV plastic. And then on top of the UV plastic, naglagay kami ng shade net para ma-diffuse yung mataas na highlight intensity.
yung wall o siding ng greenhouse ay net lamang siya, walang plastic. Hindi pwede sa lowland ang puro plastic ang greenhouse or else magkakaroon ng high temperature build up, lalong mamamatay yung halaman. So strawberry, malamig na panahon ang kailangan niya. Aside from the modified greenhouse design, naglagay kami ng sprinkler faggers dun sa loob para to cool down the atmosphere inside the greenhouse. Also, meron din kaming fagger sa labas ng greenhouse, andun sa itaas ng greenhouse. Kaya loob at labas, pinatutubigan namin. Yung namang fagger, ano lang siya, mag-ooperate ng 5 minutes, and then naka-off ng 30 minutes, then on ng 5 minutes, and so on. Ganun lang siya. Hindi kasi pwedeng continuous kasi magkakaroon naman ng build-up ng high relative humidity. As you know, meron din kasing required temperature at relative humidity ang bawat halaman. So, pag nasaturate ng tubig yung loob ng greenhouse, tataas yung relative humidity, mamamatay din si halaman. Hindi siya makakahinga. Ganun. So, yun yung modifications namin. At the same time, yung pinaka ground surface ng greenhouse, binabasa namin siya ng tubig. Kasi yung tubig ay coolant yan eh, para siya rin yung magdi-diffuse ng temperature sa loob. Thereby, cooling the whole environment ng greenhouse for strawberry production. In addition, ito yung pinaka-importante. Meron kami tinatawag na root zone cooling system. Yeah. Naglagay kami ng mga pipes sa ilalim ng lupa about 1 meter below the ground surface. Alam nyo kasi ang temperature ng lupa as you go deeper ay lumalamig. So hinarness namin yung lamig ng lupa by excavating at nag-install kami ng pipe sa ilalim. Yung pipe na yon connected dun sa mga towers. At gumamit kami ng blower para yung hangin ay mapuwersa namin papasok doon sa mga nakabaon na pipe, papunta doon sa mga towers. Malamig na hangin yon. Kung halimbawa ang air temperature natin is let's say 30 degrees, pagka pinahanginan mo yung ilalim ng mga towers na yon, bababa siya ng mga 1 to 2 degrees. So, yung temperature requirement ng strawberry, which is from 15 degrees to 29 degrees, nakakaya namin yung upper limit, 29 degrees. Pag gumamit kami ng fagger, napapababa namin yun ng 25 degrees, which is already good for strawberry production. Ganun ang galing. Ang galing. So, Doc, kung tutuusin, artificial yung nag-create sila ng artificial environment para maging adaptable sa strawberry. Yeah. And the way I imagine, parang hindi naman din ganun kaka-high-tech. Parang, eto engineer yung nagkukwento eh, di ba? Pero kung tutuusin yung mga equipments niya, po Doc, hindi naman po ganun kaka-complicated. Ah, hindi naman. Kasi yung mga pipe na yun, mga PVC pipes lang yun. Matter of installing them. Ganun lang siya. Yun naman towers namin, pipes din yun. Na binutas-butas namin sa tagliran. And for every tower, 1.5 meter high yung tower namin. 30 strawberry plants ang karga nun. Meron kaming 96 towers. So, ang karga nung greenhouse sa ngayon is about 3,000 strawberry plants. We plan to increase the number of towers para magkaroon kami ng 5,200 plants or else hindi kami kikita. Kailangan na ma-maximize yung space. Doc, matanong ko, gaano po kalaki ang nasasakupan ng 5,200 at up to 6,000 na target ninyo na fruit bearing? Ano lang siya?
ano lang siya, 12 meters by 16 meters, less than 200 square meters, parang lote lang ng bahay. Mm-hmm. Ganun lang kalaki. Kasi vertical kaya farming kailangan today, ng... kaya kaya-kaya kumagudos doon sa maliit na space. Oo, kaya kailangan ng vertical farming. Kaya naggawa kami ng towers. Otherwise, konti lang matatanim natin doon sa 200 square meters. Parang lote lang ng bahay talaga. Kumusta naman po, ano, kasi binanggit ninyo na yun yung ina ano yun, pinoproject nyo na number of trees para kumita. Pwede po bang magtanong kung paano nyo masasabi na kumikita na? Ilan po yung mga manggagawa? Okay. Yung pong puhunan na involved, kung okay lang po. Okay naman. Sa ngayon, hindi pa kami kumikita kasi yung mga halaman namin is only 6 months old pa lang. Dapat ang strawberry ay sa second year ng operation siya pagbubungahin. Wala pa kami 1 year na nag-ooperate. I see, pero umpisa lang pa lang. Yeah. Pero hindi ako nung nakikita ang bunga nun, Nag-umpisa lang kami na October 11 na magtanim. Pero construction ng greenhouse was July. July to October yung construction period. Ganun. Mm. So, yung kasalukuyan kami nag-harvest ngayon, nakaka mga 50 kilograms pa lang kami nang na-harvest. We expect to harvest around sa ngayon na for the first year of operation 100 kilograms at least. Continuous naman yung harvest. In fact, mamayang hapon mag-harvest pa kami. At hopefully, we'll be able to have 100 kilograms for the first year of operation. Ang isang kilo, binibenta namin ng 500 pesos. So, the 100 kilograms is only 50,000 pesos. Not enough. Yung 50 kilograms na yon ay production lang yun ng 3,000 plants. Sa ngayon, 3,000 lang yung nakaano sa amin kasi kinulang kami ng runner production. Kumbaga kasi, yung mga mother plants, hindi pwedeng magsabay, mamulaklak, at magbunga, at magrunner, magsupling. Mamamatay siya. Kumbaga, parang nanay din niya na pag maraming anak, mahihirapan. So, ang ginawa namin, pinagbulaklak muna namin sila. Lahat ng supling, pinapatay namin. Kaya naka 3,000 plants lang kami nang naitanim noong October 11. At after this harvesting season period, saka kami magpuproduce ng runners to produce 5,200 plants. By then, we aim to double our production from 100 kilograms to 200 kilograms. So kung let's say 200 kilograms, meron kang 100,000 na gross income. Ang kuryente naman namin kasi may pump para doon sa sprinkler fire. Minimum lang siya mga 500 pesos a month lang naman siya. Ganun. But the greenhouse itself is a little expensive. Kumbaga, yes. Kailangan mo rin mabawi yun eh. You probably need, kasi nga first year operation pa lang namin, parang tingin ko, we probably need 5 years bago namin mabawi yung... Sa ROI? Oo. Mismong sa greenhouse po, yung gasto sa greenhouse. Tama po ba? Oo. Parang mas sulit. Ang projection namin ngayon is we need 2 greenhouses, not 1. So, we produce 4 times the harvest ngayon. Ganon siya. So, kung 4 times, if we have a gross income of 100 pesos, magiging 400,
100,000 pesos, magiging 400,000 pesos yun in one year of operation. Mm-hmm. Ganun siya. And so, ang forecast po ninyo, ang kita talagang papasok mga second year po ng operation. Oo, kasi ang strawberry plants, yung pixian, pwede mo siyang pagmungahin ng 3 years. Pero within the 3-year period, yung second year ang pinaka-peak niya. Pagdating mo ng third year, pababa na naman ang harvest. So magpapalit kayo. Kailangan na naman palitan yung halaman. Pero ang pinag-uusapan din po dyan, eh, mukha namang freshly looking kayo. Mukha nag-e-enjoy kayo sa paghahalaman. Hindi naman. hindi rin naman po after sa return of investment at saka sa monthly income. Baka secondary na lang yun. Sa kagaya ninyong fulfilled na. Hindi po ba? Well, kasi ang naging challenge sa akin, so ako nga yung advisor ng bata, nakita ko yung potential. Eh hanggang potential na lang ba? Oh, yes. Gusto ko ipakita. Mm-hmm. Gusto ko ipakita na papakinabangan ito. Mm-hmm. So I made myself as an example. Ayun. Ganun ang ginawa ko. Nolanda, strawberry farming napaka-interesting po. Dahil konti lang yung lugar sa Pilipinas na malamig eh, Baguio lang eh. Pero once, di ba, no? Kaya Ami, no? Once na, na maikalat natin ang concept. Apo. Nakakatawa, parang kasi Doc Irene, kumuha kayo ng Little Baguio dyan sa Muñoz. Feeling ko pagpasok ko dun sa greenhouse, yes. Malamig. Can you imagine kung nag-create sila ng artificial environment para sa halaman? So, marami lang natin yun eh. Relatively malamig dun sa loob ng greenhouse kesa dun sa labas. Kasi meron kaming mga thermometers sa loob at labas. Kung sa labas is dito sa lugar na ito, mga 33 degrees sa labas. Kami, nakaka 28 degrees sa loob. So, a matter of 5 degrees. Ang laking bagay. Mm-hmm. During daytime and sa nighttime, mas malamig siya, wala na. Syempre. Nighttime, mag-equalize na yung temperature sa loob at labas. At conducive na yung halaman sa gabi. Wala na kaming problema sa gabi. Wala na rin kaming root cooling system sa gabi. Hindi na kailan. Sa umaga lang. Kasi, Dokora, alam mo, yung klima namin dito, by the way, sir, taga Nervesia din po ako. No? So, yung klima po namin dito sa Nervesia, pagdating po talaga ng katanghalian, itilik na tilik po talaga yung araw. Especially during summer time po, di ba, extra hot during April and May hanggang June. Oo. Well, actually, we expect to harvest until probably last week ng May. So medyo may kainitan na yung April, May. Ngayon nga, mainit na eh. Ang solusyon lang namin dyan talaga is sprinkler fogging at saka soil dumping, yung pagbabasa ng lupa. Pero 500, ang average computation niya sa electricity, 500 lang naman. Pesos. Napaka-mura. Isang electric motor pump lang yun na 1 horsepower. At saka, imagine, ang operation lang niya, 5 minutes for every 30 minutes na pahinga. Hindi siya continuous na umaandar. Kung dodoblihin po, para makapag-produce ng mas mala, dalawang motor, ganon, para madouble yung mapoproduce na. Not possible po. No need. Yun lang talaga ang kailangan. Ang requirement. Isa lang talaga. Ang tanong ko po is, bakit po strawberry yung ginawa natin na prutas na nilagay dito sa ating greenhouse. Yun ang naisip natin. Oo. Well, ang tanong ko naman is, asan bang production ng strawberry? Halos asa Baguio lang, di ba? Yes. Wala akong laban dito pag strawberry, di ba? Ako lang. Mayroong strawberry. Maganda ng market. Di ba? Kaya solo ko yung market dito. Pagdating sa, of course, marketing, time is kaya ta ang presyo. Kailangan yan eh.
sa research, mapapakita mo na successful. Pero kailangan at the end of the day, kailangan kumita ka. Kumita. Hindi ko pwede na nag-succeed ka wala ka namang kita. Baliwala yun. Kaya kailangan yun. So nag-isip ako strawberry. Although, yung greenhouse na itinayo namin is also adapted to leafy vegetables. Halimbawa, lettuce. Lettuce. Okay. Ano naman tayo nagpo-produce ng lettuce? Kaya. Baguio City lang din, di ba? Uh-huh. Ang maganda rin ng lettuce, except hindi ko alam ang market ng lettuce. Ayun. You try to imagine this. Yung 5,000 na lang, hindi na 5,200 para mandali-dali magkwenta. Yung 5,000 na strawberry plants, palitan mo yun ng lettuce. So, meron kang 5,000 lettuce plants. Ang isang lettuce, inaral din namin yan, ay yung leaf type, ha, hindi yung bilog. Leaf type. Pagdating naman po sa pagpaparami at pagtatanim po ng strawberry, paano po yung procedure na kailangan? Okay. So, ang sabi ko, ang nag-originate kami sa mga runners na binili namin sa Baguio City. Sa Baguio. Pinarami namin siya. So, bumili kami ng runners sa Baguio. Pinarami namin siya. How? Ang tawag doon? Meron mga small plastic containers na nilagyan namin ng soil and fertilizer. And then, bawat runner, pag lumaki siya, magpo-produce uli ng panibagong runner. Tuloy-tuloy lang siya. So, may mother plant kami, nag-supling siya. Yung supling niya, magkakaugat, magsusupling uli siya. Tuloy-tuloy lang yung aming runner production. Ang aming runner production, inabot kami ng almost 1 year para makarami. Ganun katagal. Opo. Sir, pero ngayon, para ibang paraan nyo kasi, di ba usually, sa lupa tayo nagtatanim. Sa inyo, hydroponic towers. So, ano po yung pinagkaibig sa lupa at saka dito po sa towers na ginamit natin sa pagtatanim po, sa pagpaparami po ng strawberry? Inabandon namin ng lupa. So, gumamit kami ng tinatawag na kokopit. Mga ginrate o dinurog na coconut husk. Mm-hmm. Yun yung nagsilbing lupa. Kasi kailangan highly kumbaga mabilis dapat pumasok at lumabas yung nutrients dun sa loob ng towers. Hindi pwede siya mangitlog dun or else mamamatay yung ugat. Ganun siya. So, from soil, naggamit kami ng kokopit. Yun. Sir, na-imagine ko na ho. So far, ano naman kayo eh, na na-achieve nyo yung mga objectives ninyo dito sa mga technology yung ginawa nyo. Maiba po ako. Hindi nyo po na-consider na mag-include ng grapes? Magkaiba po ba ang requirements nila na magdagdag ng grapes? Grapes? Well, actually, sinubukan namin ng grapes. Naka 2 years kami ng grapes. Mm. Unfortunately, maasim. Meaning, either na hindi namin alam yung technology, grape production, or hindi talaga akma yung grapes dito sa mainit na lugar. Opo. Tapos, ang kanyang bunga maliliit. Yun, ano namin. Oo. So, meaning to say po, ang strawberry natin dito sa hydroponics ay matamis. Well, yun ang sinasabi nila. Mahirap mo nang sabihin. Uy, wow! Ang sarap tikman. Well, ano nga, andito kayo or andyan ako para makapatikman. Ano naman kasi? Pag naghindi na pandemic. Oo, pwede naman. Pagka kumpleto sa nutrients ang strawberry, maa-attain mo talaga yung sweetness na gusto mo.
if ang ginagawa kasi namin, tinitikman din namin yung strawberry namin paminsan-minsan. Pag natansya namin na medyo maasim, nagdadagdag kami ng potassium sulfate o kaya potassium nitrate na fertilizer. Pampatamis yun. Kahit sa mangga, ginagamit din yun. Pampatamis din yun. So not necessarily sa ano sa genetic ba, tawag din po sa halaman, sa component niya. Not necessarily sa puno. Kayang patamisin. Alam mo, Amy, yung sinasabi kong 500 ang benta nila, Doc, ng ano, ng strawberry sa middleman kasi idadalhin nila yan sa Manila, i-market sa mga groceries. Yung konting dalawang patong lang na maliit na box na strawberry sa SNR 300, eh, tingin ko mga 1/4 yun eh. So, ano, alakad din po ng kita ng mga nagtitinda. pero, baka mabigla kayo kasi yung mga nasa SNR ang lalaki. Opo. Ang bunga ng aming variety is half lang nung size nung nakikita niyo sa SNR. May malaki po, may maliit. Basta matamis. Ah, ganun. Mm. Although, this is standard size. Pero sa inyo, sir, equal size po ba ang production? Ah, hindi. Iba-iba ng size to. From small to medium size siya. In fact, meron pang mas maliit sa small eh. Hindi namin binibenta yun. Ginagawa naman naming strawberry jam. Okay. Walang natatapon. Pero pwede rin ibenta sa mga ano, pwede, sa mga pwede rin. Like prutas at lower price, pwede ibenta yun. Opo. Kaya yes. Lang, mapipintasan kami eh. Pag may nakakita, ay, ang liliit. Yeah. Wag na lang. Hindi na namin binibenta yun. Maintaining ng quality. Na lang. Gawin na lang talagang strawberry jam at masarap din naman yun. Pero sa ano, dahil nabanggit niya yung strawberry jam, so ito ay pambahay lang ba o for selling din po? Ala, pambahay lang namin yun. Tsaka pang-giveaway. Hindi masayang. Ayun. Sarang dumalang bahay nila, Dok Irineo. Yes. and yung concept niya eh, na yung concept ni Dok eh, na nag-explore siya pa ng mga possibilities na ma-develop ang, di ba, itong product na to. So, nakaka-admire po. Parang, ayan na, ang sarap na naman din magtanim ng strawberry. Baka tumubo din dito yan sa Metro Manila. Well, It's easier said than done. Oo, kasi ano, very tedious siya, very laborious. Hindi ka pwedeng parang palay na magtanim ka ngayon, maglagay ka ng fertilizer, dadalawin mo after, ano na, mag-harvest ka na. Kami araw-araw andun sa loob ng greenhouse. Kailangan namin subaybayan yung nangyayari doon sa halaman. Kailangan bantayan. Ganun. Halimbawa, pag dumami yung mga dahon, eh, maapektuhan yung laklak. Kailangan, itrim mo yung mga dahon. Eh, gano'ng karami yun? There are 3,000 plants. You need to trim those almost every day. Dahil, alam mo, isang runner, pag nakita mo yung runner na sumulpot, mga 1 inch lang siya ngayon, kinabukasan, mga 6 inches na yun. Ganun, kabilis. Ganun niya. So, bantayin ang strawberry. Oo, kailangan bantayan. Eh, pag naunahan ng runner yung bulaklak, ala na, maliit na yung magiging bunga mo. Pagkatapos, na. Mahihirapan si halaman. Yung kanyang mother plant, mahihirapan. So, yun, medyo laborious siya. Although, masarap naman kasi nakikita mo yung progress ng halaman. Yes. Saka, syempre, experimental. Yes. Ayan. So maganda itong usapan natin. Nag-i-enjoy po talaga ako. Medyo tahimik ako ngayon. Kasi nag-i-enjoy ako sa kuya nag-i-enjoy. Pero Dr. Renee, kailangan ito munang putulin. Magbe-break po muna tayo sa ating pagbabalik. Okay. Ano po ba ang advantages po na nakaloob po sa greenhouse ang ating strawberry kesa na nakatanim po siya doon sa labas? Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Okay. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. So, iniwan ko po yung tanong, ano po ba yung advantages ng greenhouse? Dok Irineo,
ano pong advantages ng pagtatanim po ng strawberry sa loob ng greenhouse? Malaking advantage ang meron kang greenhouse kasi walang bagyo. Hindi ka affected ng bagyo, hindi ka rin affected ng drought. Controlled talaga ang environment mo. Hindi ka rin affected ng pest and diseases. Kaya pwede ko sabihin ang aming production is organically grown. Although hindi 100%, bakit? Eh, gumagamit kami ng commercial fertilizer eh. Hindi naman organic fertilizer ang commercial fertilizer. Pero apart from that, wala na kami itinadagdag pa na ginagawa sa open field. Sa open field, ang dami kalaban, yung init. Hindi mabubuhay ang, I mean, mabubuhay, makakabuhay kayo ng strawberry sa mainit na lugar, pero hindi siya magbubunga. Ang dami nagme-message sa akin na ganun, bakit daw ayaw mamunga ng kanilang strawberry? Eh, saan ba nakatanim? Sabi ko, sa lupa, open field. Exactly, yun yung problema. Kaya yun yung mga advantages na meron kang greenhouse. In fact, kanina nabanggit ko, ang aming greenhouse is not only for strawberry. Pwede rin siya sa mga leafy vegetables. Yung lettuce, halimbawa na, ay adapted din dyan sa greenhouse na yan. Eh, full year round, pwede kang mag-harvest ng lettuce. And lettuce production, base sa aming pag-aaral, in 20 days, kailangan i-harvest mo na or else papait siya. So, in 365 days, pwede kang mag-harvest ng mga 15 times siguro sa isang taon. If you have 5,000 lettuce plants inside, bawat average weight niya ay 30 grams. Makaka-harvest ka ng 150 kilograms in 20 days. I-multiplyin mo yun ng 15 times na harvest in one year. Meron kang 225 kilograms na lettuce. If you sell that at 200 pesos per kilogram, magkano na yun? Hindi ko na yata mabilang. 225 times 200. 450,000. Oh, wow! Ito mo. The trouble is market. Aha. Hindi tayo sanay kumain ng lettuce eh, di ba? Yes. Kunti lang bumibili, that's what I mean. Pero ginagawang salad lang. Oo, mas maganda yung greenhouse namin sa lettuce kasi mas malaki ang kita. Kahit na 100 pesos na lang per kilogram, I will still earn 100,000 plus a year. Ang laki ng ng nakikita kong kita. Problema ko lang talaga diyan is market. Dok, kasi diba sabi mo sa akin, nag-start kayo October. Nung time ng last year, last year yun yung malalakas na bagyo. So, kamusta yung greenhouse nyo? Sunod-sunod yung bagyo, kinig ba yung may bagyo? Actually, last year, isang bagyong malakas lang yung dumaan dito. Sa gawin namin. I would say malakas siya talaga kasi maraming punong kahoy yung mga nabuwal. Pero yung aming greenhouse ay hindi nabuwal. Nakita ko po yung ipinadala. Nakita ko po yung pinadala ninyo yung mga picture na na-capture ni Amy eh. Dok, may tanong ako. Yung pong, 'di ba, parang 192 square meter yung sukat ng lupa ng ito. Ilan po yung greenhouse na mga tatlo apat po ba? And yung follow-up po doon, mga magkano po yung isang greenhouse na inabot? Yan. Yan ang nakakalungkot na tanong. Yung puhunan. Medyo, yung puhunan. medyo expensive siya. You need at least 500,000 pesos para doon sa greenhouse na kamukha nung itinayo namin. Kaya nga sabi ko... Ay, nga pala. Oo. Kaya nga sabi ko, kailangan mabawi ko yun in 5 years' time. Yes. Yun yung projection namin. Pero kailangan ko kasi yung ganung structure eh. So talagang ginastusan namin.
Pero after naman po, kumbaga sa ano po, sa piggery o poultry, after 3 to 4 days, kita na lang ng kita eh. Maintenance na lang eh. Oh, why not? natutulog yung pera mo sa banko, kalahating milyon, sa loob ng account na to, magkano lang kikita. Yes. As is lang yung value. So parang yung galing po yung economics side. Kaliit na interest sa Baguio. Point something percent lang. Kaya nga po. Kung ako din, pupuhunanin ko na sa agriculture. Oo naman. Mas malaki yung future. Diba, Amy? Badly! Dong Irineo, doon po sana din siya, di ba siyempre mag-harvest. Paano po i-harvest ito? Kasi mga naka-tower na ito eh. Hindi na ito yung katulad dun sa Baguio na ipipick mo galing sa lupa. So paano po ang pag-harvest na ito? Ang ating mga may gunting, gunting. May gunting kami. Ginugupit namin yung pinakatangkay nung bunga. Saan po may hagdan? Ha? May hagdan? Hindi. Ano lang siya eh? 1.5 meters lang siya eh. Mas mataas lang ng konti sa tao. Sa tao? Ah, okay. Pabalang siya. Kaya nakatayo ka, hindi ka nakayuko. Unlike kung kanina mo sa lupa yan. Sa Baguio po. O, sa Baguio. Nakayuko ka pag ano, yun, nakatayo ka. Opo, hindi na-applicable dito yung kantang magtanim kay Tipiro. Wala na. Hindi. Kasi sa Baguio kasi meron doon sa may La Trinidad, ano eh, yes, strawberry picking, di ba? Tapos bibigyan ka ng gunting. Tapos yung may nakaupo nga. Yun lang. Opo. From one plant to another. Although meron naman sa Baguio, meron din yung naka-elevate na yung ano, pinagtatamnan nila. Hindi na sa lupa. Ayun, nakatayo pa rin doon. Meron din nga ho, parang sitaw na may balag na maliit. Para siyang kanal na itinaas mo sa lupa. Ganon yung kanilang ano bed, planting bed. Ah, kasi nga bundok, baka ganon. Hanggang bewang mo siya. Horizontal naman sila, hindi vertical. Hindi vertical. Kung imagine mo. Oo, naka-horizontal yung kanilang yung advantage talaga ng vertical farming, kita mo, ang liit-liit lang ng lupa, 200 square meters. Pero, ang dami-dami mo pwede ng 5,000. Yes. 5,200. Tito niya equivalent. Ang 1 hectare na strawberry sa open field is something like 20,000 plants. Oh. Yung 200 square meters, kakarga ka ng 5,000. So it's about 1/4 of a hectare ang equivalent niya. Di ba? Ang laki ng natipid mo sa space. In fact, pwedeng-pwede ito sa urban agriculture. Yes. Anywhere, including Manila siguro. Yes po. Yun po ang pinaka-essence nitong ating program na ito eh, na makapag-encourage ng urban farming eh. Di, ang saya pa ng strawberry, libangan, at saka siguro dyan kung exciting. Lettuce, sa Manila siguro, kung lettuce production, baka kumita. Mas malakas. Kasi maraming hotels dyan, maraming restaurants. Malaki ang, ano, ang market. Mas may potential. O dito sa gawin namin, wala eh. Although, nakausap ko minsan 7-Eleven, hindi naman nila nakita yung production namin. Ang challenge nila is kung makakapag-produce kami araw-araw ng lettuce na ibebenta namin sa lahat ng kanilang branches, the whole Philippines, kukuha sila sa amin. Pero hindi na, that much naman. Hindi na namin na follow up 'yon, pero hindi pa naman namamatay yung ano na 'yon, yung usapan. Yung offer. So it's another avenue para mag-expand actually. Ayan, lahat papasok yung cooperation sa mga greenhouse farming ni Doc Chito. Producer din po yata siya, di po ba? Si Doc Chito is my advisee. Kayo pala ang master, ha? Hindi naman. Nung mag PhD siya, ako advisor niya. And then, after some time, kinuha ko siyang faculty member ko sa College of Engineering. And then, sa ngayon, as a DA siya, ewan ko kung alam niyo. Yes. Yes po. Ako.
naka-detail siya ngayon doon sa ano, sa DA. May project siya. Paano ka, ano kaya nangyari sa kanyang mga program, project din na vertical at saka greenhouse farming? Oh, yung sinabi kong isang advice ko na pinanggalingan niyang technologies na ginagamit namin ngayon, siya ang sumalo doon sa mga naiiwang projects ni Dr. Chito dito sa CLSU. So in a way, nagre-report sa inyo. In fact, may isa pa akong, kahit retired na ako, may isa pa akong ongoing project sa CLSU. Ang tawag doon ay Indoor Vertical Farming System for whole year round production of high value crops in the lowland tropics. Funded yan ng CHED. At ang aming ongoing project. Ang aming inaaral na production diyan is both strawberry and lettuce. Naiwan ko 'yon. Mapuntahan ko 'yan next time. Okay po ba kaming dumalaw diyan at maikot namin once na malip na itong pandemic na 'to. Lalo ngayon naka-lockdown kayo. Okay po ba? Okay po, baka pag-location shooting kami ni Amy sa inyo. Pwede naman. Yay! I suggest dalawang location ang puntahan nyo. Isa sa CLSU para makita nyo yung dinevelop ko rin na indoor vertical farming system. Yes po, interesting. At yung sa amin, sa greenhouse namin, private. You know? Sige po, Doc. Ang kaibang katinon, yung nasa CLSU, mga chambers yun. Instead na greenhouse, chambers. Mas matibay yun. Pero, gumagamit kami ng artificial lights at saka air conditioning system. Gaano ka-expensive yung energy nun. Diba? For the sake of research, well, not actually. May foresight kami. Future income, opo. May foresight kami na magkakaroon na tayo ng renewable energy na mura. So, hindi na kami gagamit ng, hindi na kami bibili ng energy. Magtatayo kami ng sarili naming renewable energy. Part din yun ng ano, ng research na yun. So, napakagagandang foresight. Oh, napaisip lang ako, sir, kasi diba, kalima araw naman dito, ba't hindi po tayo gumamit ng solar energy para dito sa ating pump po? Para yung 500 is maless na rin. Right. Oo. Kasama yan sa ano, solar energy talaga ang gagamitin namin. Para zero cost na kami sa ano, electricity. Yes, yes. Opo. Papamura na ang ano, solar. Pagmura na. Medyo mahal kasi. Medyo nagmumura na rin po eh. Hindi na ganun din ka... Kasi pati sa resort na ilalagay na rin eh. Di po ba? Marami na. Dito lang sa bahay namin, ang aming ginagamit sa gabi na ilaw is solar. Wow. Magka-charge ng battery yun. Yun ay naka-on sa amin sa buong magdamag. Malaking tumapit naman siya na gawa. Malaking tipid. Sabi nga, gagastos ka one time, pero tuloy-tuloy naman po ang ano ng solar. Hindi naman tayo naubusan ng app. Talaga. Diba? Walang katapusan niya. Kapakainit ang ramdam natin. Pero sir, gustong-gusto ko po itong topic natin, itong pinag-uusapan natin. Kasi alam niyo po, ang strawberry seasonal. Pero dahil po sa teknolohiya at sa inyong mga bagong idea, parang whole year round pwede ka nang kumain ng strawberry, di ba? Wala nang pinipiling panahon para dito. Well, actually, iyan yung ultimate namin kasi natutuyuan tayo ng supply ng strawberry hindi isang taon yung production. Kasi hindi kaya ng Baguio yung isang taon dahil affected nga tayo ng ano, yes, ng weather condition. Unfortunately, hindi mo kaya. Yung aming indoor vertical farming system, ang sagot namin dyan. Yes. Ongoing yung research na ginagawa namin dyan. Imagine, meron kang artificial lights. Wala kang bagyo. Meron kang air conditioning system. Parang tao nga eh. Kumbaga, pinaganda mo yung pinakomportable mo siya eh. Hindi pwedeng hindi siya mamunga. And we have to use another kind of variety. Ever-bearing variety ang tawag doon. Ever-bearing, yes.
Oh, kaya pangalan Everberry. Pangalan pala niya, Everberry. Tuloy-tuloy, oh, tuloy-tuloy. Sa pangalan na lang, eh. Tama, sa pangalan na lang, tuloy-tuloy talaga yung production niya. Everberry. Apo. Ayan. Sir, bago po tayo magtapos, any encouragement po para sa ating mga kababayan na interesado din po dito sa inyong greenhouse? Oh, lahat ng makapakinig dito, makakita ng article dito, you are welcome to visit our system. Malay nyo, baka magustuhan yung ma-adapt sa inyo, and we will be glad to help you to produce your own. Isa kasing maganda sanang mangyari, kung mangyayari man is, for every town, magkaroon ng isang greenhouse, magkaroon ng strawberry production or lettuce production for every town, tingin ko malaking bagay. Yes, I agree. Oh, so, yes. Kung meron kang isang stakeholder yung gustong mag-adapt, mm-hmm, sa bawat bayan, naku, edi ang laking bagay ng ating ano, food production, di ba? Opo, additional pa na mga source ng vitamin C. Naku. By the way, petsay pwede rin doon sa ano, sa greenhouse na tinayo namin. Pwede rin sa tabi. Sa paligid. Naku, good luck po sa inyong mga project at God bless po dahil sa mga napakaganda ninyong mga advocacy sa agriculture. And we look forward to visit you po. Baka po mabigla kayo. Oh, sure. Dok, malapit na po kami ni Ami dyan. Dok, sa taro, sa lang ako po magbulat ka. Yay! Ayan, okay. Thank you po, Dok. Pakita ko nga yung mga nusap. Okay. Alin po? You're welcome. Alin po yung nakita niyo, Dok? Kay Amy? Ay, yung profile ni Ami sa Facebook ba yun? Asa sa yun? Yes po. Wesleyan graduate ka? Ah, yes po, Wesleyan graduate po ako. Oh, so kabanatuan yun. Lapit lang ng kabanatuan sa Manila. Pero naka-face ka na kamod dyan sa ano. Sa Manila ka na naka-face ngayon. But you're welcome. Ay, hindi po na din po kumarin sa Santa Rosa, sir. Santa Rosa, Nueva Ecija po. Ayan, ano, meron na tayong venue ng location shooting. Dalawang episode agad yun. Oh, sure. Opo. Anytime. Just PM me. Yes po. Yay. Yes, sir. Thank you po. And more power to you. Welcome. Sige. Bye-bye. Thank you po. God bless. Sa ating mga manunood, maraming salamat. And Doktora, thank you din po sa pagsama. Hanggang sa susunod, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.